tuloy-tuloy lang, lumamo tayo ng maayos. Ano yung mga kasira? So sabi yun, take good care. Huwag mo sisirain. Ano yung pwede mo magawa? Ano huwag sana mo mong gawa? Ayun ang lagi. Maniwala kayo, laking impact kasi doon. Ngayon yung, iba pwede pang bawin. Pero pag yun ang ginawa mo, sinira mo yung gawain ng Diyos. Ngayon, siyempre, babangon yan. Siyempre, yung paso, lalaban yan. Pero still, may damage siyang nagawa. At malaking damage. So, gano'n kami sa maraming gawain. Gano'n. Minsan tayo din. Ngayon, kung nag-depend ka naman, binago mo yun. Okay yun. Kaso kapag nag-asal, medyo mahirap baguhin yun. Maniwala ka pag nakakita ka ng mga ganun pamilya kayo, alam niyo yun, di ba? Hirap kayo sa akin sa pagkakagawin. Ang hirap nun. Ang gulo, away. Kung walang mag-aayos niyan, wala. So, ang dami nang nasasayang. At meron pa nga, may mga classmate ako na, classmate ako, isa sa pabaho. Isa, talaga ang problema mo, simpleng, dati ang galing mo eh. At di mo magawa yung dapat mong gawin. Kasi may iniisip ako sa bahay. So, mga ganun eh. Sa bahay, hindi kami maayos sa bahay. Okay? Kaya huwag nating dalhin dito yung gulo natin sa bahay. Ngayon, kung dito talaga, syempre, ayusin natin. Pero hanggat maaari, contain mo sarili mo. So, huwag tayong gumawa ng problema. Okay? So, take good care of the Lord's vineyard. That is a commitment. Kung sinabi ni, hindi mag-asawa, ano pa? So, may naisip ko pa? O, girls ka ngayon. Ang bata pa ng mga doon eh. Si... Yeah. Yan ang ba? Naisip ko pa? Vineyard. Pinukumpara tayo sa vineyard. Kasi the Lord is the vine, we are the branches. So, parang vineyard. Tapos sa vineyard, yun ay... sige, tawa na. So yung testimony mo nasira, di ba? So, tama yun. Pag nalaman ng mas bata sila sa iyo, di ba? Marami, nalaman nila. Si Ate Mia pala nag-party-party. Siguro maganda yun. Kasi basta, di naman niya alam yun. Kaya sinasabi niya, gayahin natin yung isang beses lang. So, nakakasira kayo. May gusto pa ako sabihin niya na bago ko makalimutan. Kalimutan ko lang ako. Nakakasira sa gawain, ano ba? Ayun, ano? Kasi party-party, kasi kala ko, parting. No? Isa lang sa hindi gusto ng Diyos yung mag-cause ng strike. No? Kasi ganito yun. Marami, si Peter. Marami, si Milana. May sabihin. Ah, si Tatay, ganyan yan eh. Diba? So, ay, ganun mo na si Papa. Ayaw ko na sa church. So, nagkakaroon ng division. No? Pwede yan. Marami lang kami na ayaw ko nagkwento sa inyo lahat. Marami lang ganun churches. Na-divide. Alam mo kasi, puro sila pagpapanggap. Yung iba dyan, pera iniisip. Pero, huwag ikaw yung mag-focus mo. No? Okay? Take care of the Lord's vineyard. Ito, last na to. Last three. Last two. Dahil, ito, sa Jeremiah. Jeremiah 48. Alam na natin yung sa Jeremiah. 48:10. 48:10, ang sabi dyan. Cursed be he that doeth the work of the Lord deceitfully. Okay? Work of the Lord din. Diba? Kaso, pwede yung work of the Lord pala ay gamitin na pangluloko. Ganon din sa 25. Ganyan yun. Jeremiah 50:25. The Lord that opened his armory
and have brought forth the weapons of indignation, for this is the word of the Lord of hosts in the land of Chaldeans. Okay? Ano yung work of the Lord sa Chaldeans? Okay, magkita rin. Sa 51:10. Sabi dyan, the Lord hath brought forth our righteousness, come and let us declare in Zion the work of our of the Lord our God. Pag kinuha niyo yung context niyan, lahat yan ay tumutukoy sa punishment. No? Isa sa mga work of the Lord is to bring down punishment to the guilty and deserving. Tama yun, di ba? Lagi natin mag-share tayo sa yung meaning. Guilty, sabihin yung talagang nagkasala. Okay? So, yan, nangyari nga sa Steadfast. Ganun eh. Talagang nagdidiman yung tao. Kailangan mapamusahan. Ganun din sa ating kaisaan. At dito mga Jebusite, Perizzite, Termite. Basta yung mga yan, ang gustong gawin ng Diyos dyan ay malipon sila. So nalipon na yan. Pero sa time ni Jeremiah, sino na to? Kasi di marami yan. Isa dyan yung Israel. At the same dyan yung sinabi kanina, yung Chaldeans, yung Babylonians. So ang gusto ng Diyos, ang kanyang work is mapalusahan yung mga yan. Kaya sa isa mga sinabi sa kanina ni Jeremiah, ang Panginoon ng Jeremiah, sabi ng Panginoon, huwag mo nang panalangin yung mga yan, see? Papatayin ko lahat yung mga yan. Yan sabi niya. Kasi nga, yun ang punishment sa guilty. Ginawa silang masama. Okay, ginawa silang ng mabuti ng Diyos. Tapos, sila kailangan pangusahan. Bakit mo sila mag-play? Lord, huwag mo silang mag-play. Hindi. Pag talagang yun ang judgment sa kanila, sila ay... So that is... Ito, ano lang yung ano natin? Application natin sa church. Ganito. Sa church, minsan may mga madidisiplina. Okay? Ibaray, si Pia, party. May, konti pa natin eh. Pero may mga madidisiplina sa atin. Madalas niya yung mga disiplina. Yung mga disiplina. Siyempre, yung mga fornicate, gano'n. Kaya yung mag-rebelde. May madalas. No? Madalas na yung so, ano yung ginagawa sa kanila? So, sa gagawin sa kanila, huwag ka muna umatend. Kahit gusto mo, huwag ka muna umatend. Ang tawag ko, discipline. First discipline, huwag ka muna umatend. Ayaw namin sa pagbumukha ko. Kasi, suspendido ka. Diba? Parang sa tabaho, ganun yun eh. Kasi habang nakikita ko na ibang tao, parang akalain na, okay-okay lang pa rin. Bali-bala. So, gagawin na sila, i-discipline na sila. Ngayon, kumain lang ako para si Pia yun. Kaso kaibigan ni Jamie si Pia. Pag sinabi natin, disiplinahin natin, hindi natin siya makikita muna. Sandali lang naman yun eh. Kung magsisi siya at ano mo na, makitaan natin siya na babalik ulit. Hindi mo naman manis. So, pag sinabi natin, disiplina natin siya, hindi mo na siya atin. Huwag na kung pupuntahan mo sa bahay. Party-party tayo. Kaya ka nisip na ano, para walang fellowship. Para walang maayos na fellowship, para magsisis yung ginawa niya. Ay, pangit pa lang ito kahit sumama ko sa non-believer. Pag wala akong fellowship sa church, malungkot pala. Bayaan mo siyang ganun. Kailangan yun eh. Dahil yun ang punishment. So hindi yung, kaya ginawa kami dito, nung maalala ni Israel, yung ginawa dito, gusto ng Diyos lipulin yung iba, ginagawa nyo, nakikipag-ano pa, nakikipag-ugnayan pa. Ano yun, tapos ano yun. Okay? So, ang gagawin natin, dapat nakiisa tayo sa programa ng Diyos. Pag ang programa niya at the moment is to bring punishment to the guilty, eh, talagang huwag mong ano, huwag mong pahinayin, gagawin na iba. Kaya ito, mga baling, dapat kang pinapatay. Yun lang ang judgment ng Diyos sa kanila. Ay, di, huwag natin ano. Pag ikaw yung lumaban sa salita ng Diyos, ano ka? So, kumukonta ka. Okay? Again, hindi tayo papatay, ha? Kasi sabi natin, yun ang deserve nila. And therefore, at least, we preach against them. Yun eh. Para maintindihan itong mga to na hindi ka tanggap-tanggap yun at hindi yun basta kasalanan lang niya. Ay, ikaw, di ba, nagnakaw ka ng 10 piso? Oh, siya, naging ba din? Hindi ko parable. Malayo yun. Okay? Hindi yun just another sin. Hindi yun. Okay, kaya pag we preach against that, huwag yung, hindi ka naman masyado. Then last, siyempre, ito yung pinaka. 1 Corinthians 16. Bunti lang yan. Nasa 1 Corinthians 15 kayo. Lagay nyo sa 16.
Sabi dyan, sa 10. Ano yung work of the Lord? No, pinaka-importante, especially in our time today. Now, if Timotheus comes, you know, si Timotheus? Timothy. Come, see that he may be with you without fear. Bakit? Sabihin, huwag niyong ano, hayaan siya matakot. Kasi nga, yung sabihin, protectahan niyo. Kailangan siya protectahan. Bata yan. 16:10. 1 Corinthians 16:10. Bakit daw? For he worketh the work of the Lord, as I also do. So, kilala mo si Paul, ginagawa niya yung gawain ng Diyos, ganun din sinasabi niya si Timothy, kahit si Timothy is nag-assist lang. That is the work of the Lord still. So, kailangan, maintindihan natin na mag-commit tayo sa preaching and spreading the good news, okay? O, oh, walang maingay. Pag-competensya kayo, nakamike na nga ako eh. Okay? Eh, sabi natin, commitment kayo, di ba? Dapat mga bata, commitment na pag nasa church, preaching time, tahimik. Mag-commit kayo, ang hirap hindi ako sanay. Magsanay ka. Hindi naman to, ano eh, forever, di ba? Mamaya, alis na kayo, tapos maglalago na ulit. Diba? Eh, sabi dito, Timothy is doing the work of the Lord, dapat mag-commit tayo dun. Either tulungan natin siya, or gawin din natin yung ginagawa niya, which is the work of the Lord, which is preaching and spreading the good news. So mag-commit tayo dyan. No, sumama ka ito, mga bata, sama-sama lang kayo. Maniwala kayo, pagdating ng panahon nyo, na kayo na yung mag-isya, baka mas magaling pa kayo. At talagang dapat, mas magaling kayo. Bata pa kayo. Bata pa kayo, kung salitaan nyo, salitaan ng Diyos. Oh, little boy, salitaan ka nito ng Diyos. Ay, Lord of God, mapalalaan ako. Ahoy! Masang Bible, ulit. So, mas magaling dapat kayo. Pag binakikita kayo medyo si Pastor, parang kulang pa siya. Hindi, mas galingan nyo. Kulang kayo siya. Hindi, mas maganda ganito ang illustration. Hindi, gawin nyo. Pero dapat mag-commit tayo doon. Mag-aral, makinig, huwag mag-istobo, ano pa. Schedule attend. Schedule tayo eh. Hindi naman tayo araw-araw sa church. So yun lang po, may commitment ba kayo? Gumawa kayo ng commitment. Hindi sinasabi ng Diyos na lahat yung commitment nyo. Lord, buhay, buong buhay ko. Okay yun. Yeah, so, hindi na, hindi mo ba yun? Diba? Unti-unti. Tama yun. Yung banda ulit doon tayo pupunta. May commitment yung buhay mo. Kahit hindi ka pastor, hindi ako babae po ako, hindi ako pwede mag-pastor. Itong kausap namin kahapon, talagang kwento sa amin ito, talagang soluin niya, masipag. Pwede kang marami kang magawa. Nagluluko lang siya para sa Bible study group. Diba? Kung siya nakakatamad magluto, diba? Ano ko, di ako magluto eh. Pag kailangan, nakaka-encourage kasi minsan yung pagkain, okay? So sige nga, may commitment ba kayo? Kasi yun na lang yan. Yung sabihin sa akin, sabihin sa Panginoon, nangako kayo. At sabihin nyo eh, Lord, equip nyo ako. Ito yung gusto kong gawin, yung iba hindi ko pa alam. O dati, hindi ko pa alam yung maybe ministry ko, panghabang buhay. Eh di gawin mo yung alam mo ngayon. Kaya meron tayo, nagkakaroon tayo ng choir, napakahirap yan. Pero dyan mo matatulong yung consistency. Kasi pag kumakanta ka na, kinokontrol mo yung tono mo, hindi ka pwede mas malakas sa pagsama mo. Okay? Amen? Let us commit to the Lord that because we know that our labor is not in vain in the Lord. Okay? Let's pray, Panginoon, maraming salamat. We pray na kayo po ay tulong sa amin. Maraming salamat sa lahat ng ginawa niyo na para kami po makapagintig sa inyo, Lord, at magiging ang buhay. Kaya paano, Lord, we pray na kami naman ay mag-commit sa inyong work. Sa inyong dapat gawin, manampalataya mga tao sa inyo. Alisin yung mga hidden, Lord. Para hindi sila maka-stombo, Lord, sa paglaguna ng iba. At sabi dito, alagaan yung aming vineyard, aming church, na kung ano man ang makakasama dito, hindi namin gagawin, kung may mga kabuti na aming gawin, na tumitin sa spread ng word, na tumulong kami, Lord, sa mga tao na na-identify nyo naman sa aming buhay na siya gawa-gawa ng kalooban, nawa ito yung aming gawin din at tumulong the very least that's on the plane and not on the plane. Jesus name pray. Amen. 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 Oh. Siya mga bata. Ang pinitan eh.
mga doktor na kayo, payan ko na natin.